Hi guys! Good afternoon! Good evening, everyone! Andito na lang po ang inyong mom, Shalai. Magre-react lang po ako dito sa nagsasabi na si FLM, Francis Leo Marcos daw is budol-budol. Actually, hindi naman natin alam kung sino talaga si Francis Leo Marcos. Pero kailangan ba natin siyang husgahan? Sa kabila ng malaking na itulong niya sa pamahalaan at sa mga taong bayan, kailangan po ba natin siyang husgahan, Lolo? Kung edukado po kayong tao, bakit niyo siya kailangan husgahan? Bakit kailangan niyo siyang siraan? Bakit kailangan niyo siyang gawa ng kwento kung hindi man kayo gumagawa ng kwento? Ano po yung ginagawa niyo sa kanya? Tapos, bakit ganito yung sistema na gusto nyo? No? Bakit, ano po bang problema nyo sa kanya? Di ba dapat sinasabi nyo din kung anong problema nyo sa isang tao? Kung bakit kayo naninira? Para po alam ng sambayan ng Pilipino kung bakit kayo nagsasalita at bakit kayo nagpapakilala sa lahat ng tao kung bakit itong taong to isinisiraan nyo, kung bakit nyo hinuhusgahan, at kung bakit nyo, kailangan ibunyag. Sabihin nyo dapat yung side nyo kung paano nyo siya nakilala para maintindihan namin na tumatangkilik sa kanya. Para maintindihan namin at maitatak namin sa utak namin kung bakit hindi namin kampihan itong taong to. Kasi nakita lang namin siya sa social media. So, nagbe-base kami sa social media kung paano siya husgahan. At base sa panghuhusga, katulad ko, base sa panghuhusga ko sa kanya, itong taong to is mabait na tao, mabuting tao, at wala siyang ginagawang masama. Bakit hindi niyo po i-explain sa amin kung bakit kailangan siraan ng isang tao ang isang tao kung hindi mo kailangan kilala to ng personal? 'Di ba? Dahil ba kailangan ganun siya dahil marami siyang pera? Kung hindi siya bilyonaryo, eh ano yung bahay niya? Ano yung kotse niya? Ano po yung drawing? 'Di ba? Ano yun? Nanghiram lang siya sa kapitbahay, makikita yun siya doon kasi magba-vlog siya. Itong taong to si Francis Leo Marcos. Sakto yung dating niya eh. Sakto yung dating niya na pag-usapan siya kasi tumutulong siya sa kalamidad. Hindi siya nanghuhusga o hindi siya namumuluytiko. Just, tawag dito, gusto lang niya na tumulong sa kapwa. Eh bakit kayo panay-panira ng panira? Ikaw balo eh. Ikaw balo. May naibigay ka ba sa kapwa mo Pilipino? Bukod sa impormasyon mo tungkol kay Francis Leo Marcos, na hanggang part 4 na yung papanood ko eh. Kasi, sabihin natin tama lahat ng sinabi mo. Itong taong to'y budol-budol nga. Diba? Na, alam mo, very thankful. Kung budol-budol ako, kung taon to is budol-budol, siguro magpapasalamat ang mga Pilipino. Alam niyo kung bakit? Kasi marami siyang nabudol na tao. Marami siyang nakuhang tao para mag-donate sa pamahalaan at sa mga taong nagugutom. Kung hindi man siya namimigay, sabihin natin, kampihan natin si Lolo. Itong taong to hindi talaga namimigay ng pera. Pinapakita lang niya, niyayabang lang niya yung kotse niya, yung mga sandamakmak na bigas na pinamimigay niya kuno. Sabihin natin, dahil sa kanya, sabihin natin na lahat ng yun drawing lang. Pero napakalaking pasalamat kasi maraming umaccept sa challenge niya. 'Di ba? Very thankful. Kung hindi man siya
Kahit ako pwede ako mag-ibang, ako magbibigay ako ng isang damakmak dito na ganito, na ganyan, na gano'n, na gano'n, na gano'n. O sino accepted? Ang dami nag-accept. E di ang dami nila natulungan. O di ba? At least, yung power of, ano ko, yung power of, pagiging mayabang ko, nagamit ng ibang tao para mamigay, di ba? Ano ba yung, syempre, kunyari ako, mayabang ako eh. Kunyari, sample lang ako. Maraming nanonood sa YouTube ko. Libo-libo na ang subscriber ko. Dapat ganito ang gawin nyo. Ganito, 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 ganito ang gawin nyo para dumami. Eh, ang daming gumaya. At dumami nga yung subscriber nila dahil sa mga sinabi ko. Ay, di pa salamat sa akin lahat ng tao na yun, di ba? Minsan, yung utak natin, pinapagana natin para ma-appreciate yung ginagawa ng ibang tao. Hindi para mag-criticize at manira ng ibang tao. Ano man yung baho nila, lahat naman tayo may baho sa katawan, di ba? Pero, i-tiempo mo naman. I-tiempo mo dun sa time na dapat ka-tiempo-tiempo ka. Hindi yung, anong gusto mo? Tumigil siya sa kakaganon? Pag tumigil siya, maraming magugutom. E di lalong nahirapan ng pamahalaan. Eh, ikaw, dakdak ka ng dakdak dyan, Louie. Wala ka naman na itulong. Diba? Naku, Lou. Gumagaling ako sa matanda. Kaso lang, yung pagkatanda natin, hindi natin ginagamit ng tama. Masyaklap yun! Masyaklap! Diba? Minsan, pag duktong-duktongin natin yung kwento, kahit pa... Pa itong taong to, pinakamasamang tao sa mundo, dapat kalimutan yun once na makagawa siya ng bagay na mabuti. Dapat mabura na yung mga ganun eh. Hindi yung naiingit lang tayo sa isang taong to kasi ang dami, ang yabang kasi nga, kung putang inang to, ang yabang-yabang eh, diba? Mga ganun. So kung mayabang man siya, problema niya na yun. Sakit na niya yun, diba? Eh. Saklap kayo, sakit kayo sa ulo. Ang tsaklap-tsaklap eh. Sobrang saklap. Na nakikialam kayo ng mga bagay na hindi naman dapat pakialaman. Sana yung pagsasalita nyo ng ganito nakakatulong sa buong bansa. Hindi eh. Hindi nakakatulong. Nakakasama. Hindi lang sa kanya. Hindi lang sa taong to nakakasama. Hindi lang kay Francisco Leo Marcos kung hindi sa sambayan ng Pilipino. Kasi once na tumigil siya sa kakabigay niya ng ayuda, lahat maapektuhan, marami apektuhan. Eh ikaw, pag nagsilita ka, isang tao lang maapektuhan, ito lang. Diba? Yung kakabigyo niyo ho tay. Yung kakaano nyo, mamigay na lang po kayo kahit isang kilong bigas bawat Pilipino. We really appreciate that. Diba? Yung dakdak kayo ng dakdak niya para kayong babae, para kasi Lindsay Lawan na nakikidakdak ng wala namang ano. Kung si Lindsay Lawan, ang problema mo, problema yung pambalot sa sardinas. Ikaw yung problema kung paano bibilangin ni Leo Marcos yung kanyang kayamanan. Kung nag-YouTube man siya at wala siyang ginagawa kung hindi mag-shoutout, eh, paraan po niya ng pagtulong yun sa kapwa YouTuber na maliliit. Kung hindi niyo na-appreciate, well, yung mga taong pumapasok sa channel niya every time na pumapasok sa kanya, na-appreciate nila yun. Diba? Yung lahat ng sina-shoutout nila na tao, na-appreciate nila. Dahil ang isang taong ganito kayaman at gantong kalaki ang channel, napansin ang maliit na tao. Pansinin nyo naman kaming mga maliliit na tao. Hindi yung kayo lang yung nagpapapansin, malaking tao na nga kayo, gusto nyo pa lumaki. Diba? Nakakainit kayo ng ulo. Lou, palit nga tayo. Ako na lang maging journalist. Sayang yung pinag-aralan natin kung maninira lang tayo ng tao. Dapat maging patas, maging fluent. Bawat side kailangan intindihin natin kung bakit ganito kaya sinasabi niya, kung bakit nag-away, kung bakit ganito, kung bakit nagkabuubugan. Diba? Hindi yung one-sided lang kayo. Porkit nakita niyo napakayabang ng tao. Yun na yun. Mayabang nga siya, marami naman siya natulungan. Sabihin natin, hindi nga talaga tumulong siya, yabang lang niya. At least,
yung ibang nayabangan sa kanya, inappreciate at namigay din. Eh, ikaw, nayabangan ka sa kanya. Siniraan mo lang. Wala naman na itulong sa bansa. Di ba? Iniinit yung ulo ko eh. Iniinit nyo eh. So, ayun lang. Yun lang yung masasabi ko bago pa uminit ang aking ulo. Sa mga hindi pa nagsubscribe, please subscribe my channel. Please click the tiny bell para sigurado kayo updated sa aking mga video. Sa mga may gusto naman sa aking video, baka pwede nyo naman i-share. No? Hindi ako makikiusap. Bahala kayo kung anong gusto nyo. Salamat po sa mga loyal viewers ko every day. I really, really appreciate that. Maraming maraming salamat po sa mga bashers ko naman. Huwag po kayo mag-alala, ibablock ko po kayo. Ayun lang po, maraming maraming salamat. Bye-bye!